Wala sila dyan. Ay, masantin yung baro mo. Tapos minsan, pag nakapunta ko ulit doon, ay, ito pala yung murit. May sasakyan pala. Sabi nila. Oh, kaya yung nasa, nagtitinda. Tumawa. Wala yan. Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Kumusta kayo? Anong oras na ba? Oras. Katong 10. 10. 10 ng umaga. So, late na yung ating breakfast, ulang vlog. No, dahil meron pa kaming aftershock bawat isa sa amin. At salamat po pala, no, sa lahat na nag-message, na umusta sa amin, kumusta kayo dyan, sa lahat ng mga nag-alala, at sa lahat ng nagpaabot ng tulong, no, may nagpaabot ng tulong, pantulong doon sa anumang damage doon sa mga sasakyan. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko. Pasensya din sa hindi ko pa nasagot yung iba, no, hindi ko nasagot yung tawag, hindi ko na replyan yung mga messages nyo, yung iba, kasi talagang pag-uwi ko ng bahay after ko po mag-live, talagang parang na-blank ko yung utak ko, no, tapos hindi ako bumaba, hindi ako kumain, iisa ang bahay namin ni Mami D, pero ngayon lang kami nagkita ulit, no, mahigit 24 hours, no, na nasa kwarto lang ako, ayaw kong mag-entertain, hindi ako nakikipag-usap dito, no, parang na-trauma, ayaw kong makita yung sasakyan, ayaw ko rin silipin yung sasakyan, pero mamaya sisilipin ko, no, at wala akong ganang kumain, no, ito yung mga ganitong klaseng pagkain na almusal, nako po, hindi mo na ako kailangan yayain. No, talagang dadampot ako kaagad, kukuha na ako kaagad pag mga ganito. Kailangan ngayon, walang gana. Kanin, walang gana. Tubig, halos di ko malunok. No, kagabi, habang kausap ko yung ating sponsor na isa, no, kasi nakailang tawag na, talagang pinilit yung sarili ko na makipag-usap kasi masyadong nag-alala. At habang nag-uusap kami, nahihilo ako na hindi ko alam. At nagatas na lang ako kahit papaano, may lamay yung tiyan. Pero hanggang ngayon po mga kabayan, almost 48 hours na hindi ako nakaramdam ng gutom. Ni tubig, hindi ko malunok-lunok. No? Hindi ko malunok-lunok. Kasi parang sabi ko, ini-imagine ko na paano na lang kaya, no, kung merong sugatan sa amin, merong nabalian, merong namatay, yung mga ganun, no. Kaya sabi ko, kahit ano pa man, nawarak yung ating sasakyan, okay lang kaysa isa sa amin o isa doon sa mga nagkarambulan ng mga sasakyan ay may nasaktan din. Butin lang lahat wala. No? Lahat walang nasaktan, walang nasugatan, walang nabukulan. Parang nabugbog lang kami sa impact siguro sa bigla. Ganon, lalo na ako dahil tulog traga ako, wala akong malay, nabulaga lang ako na nasubsob na kami. So yun lang naman naramdaman namin, na para kami binugbog, no, para kami galing sa karate, na parang naramdaman namin yung sakit ng yung mga dito namin. So yun lang naman, no, salamat at salamat muli doon sa nagpaabot ng tulong, and then salamat din sa lahat na nag-message, ng umusta, pasensya din na hindi ko pa nasagot yung iba, no, at yung tawag nyo, yung message nyo, dahil hindi ko rin kayo masyadong makausap, no, kahit sa message parang gusto kong sumagot pero parang blanco nga po yung utak ko. So ngayon pinilit ko bumangon kahit papaano. Naliwanagan yung utak ko, talagang ganon sa kasama talaga. Kasama po talaga yan pag meron tayong sasakyan. Kumbaga, yung kalahating katawan natin ay nakabaon na yan sa lupa. No? First time po, no? First time po kasi namin mga kabayan na ganito mangyari. Lahat naman tayo nag-iingat, lahat naman tayo ayaw natin madisgrasya, lahat naman tayo ayaw natin dumating sa punto na yun. Pero talagang kasama, no, habang tayo ay nagda-drive, mayroong sasakyan,
talagang darating at darating. Kumbaga, oras-oras lang talaga. Kaya, panatilihin pa rin natin yung precaution, no, para kahit papaano maibsan yung disgrasya, yung mag-ingat, dubli ingat. Ganun lang, na pag umuulan, kasi ang lakas ng ulan noon, mga kabayan, no, mami? Oh. Kasi bago kami bumaba, ay, kabababa lang namin ng bundok na galing doon sa bahay ni Mami D. Nung nahit na namin yung lugar, bayan, yung bayan, doon na nag-start yung Ambon. Hanggat dumating kami sa Tiplix, expressway po yung mga kabayan na hindi po national road. Kaya yung impact, yung takbo, mabilisan, no, mabilisan. Hindi ka pwedeng iinday-inday kasi wala ka sa national road, nasa expressway ka. So, ang lakas ng ulan, super lakas, kakabugsod lang po talaga ng lakas ng ulan, and then kahit anong preno mo, no, kasi umulan, so kaulan lang, may mga buhangin pa, then siyempre kahit anong kapit ng brake ay talagang parang dadaus-dus pa yan eh. Dadaus-dus pa ng kunti. Kaya aabutin mo talaga yung nasundan mo. So, ganun. Kasi yung sasakyan naman namin, mga kabayan, ano yan? Very high maintenance. Yan talaga. Kahit gaano kamahal, kahit gaano kataas yung maintenance yan, every 2 months, one month, talagang pinapacheck ko yan, mga kabayan. No, gumagastos talaga ako dyan. Kasi nga, buhay namin ang nakasalalay dyan. No? Buhay. Halos, ano yan mga kabayan, since nabili ko yung kasa talaga yan. Maintenance talaga ng kasa yan. Pag nag-change oil ako, lahat yan. Lahat, brake pad, lahat yan. Pinapatanggal ko yung mga gulong, pinacheck bawat kasukasuhan ng sasakyan ko, pinapacheck ko yan. At makulit pa ako nagpa-change oil, pag nasa kasa ako, makulit ako. Makulit ako talagang kahit naka-note na doon yung gagawin nila, talagang sinasabi ko pa, nire-remind ko pa bago sila mag-start din. After, pag okay na, talagang tinatanong ko ma, na-double check na ba? Yung ganito. Ganyan ako talaga. Kasi iniisip ko, araw-araw po yan, ginagamit. Araw-araw po yan ginagamit. At 5 buhay ang nakasakay dyan araw-araw. So, yun po talaga. Maingat at masilan ako pagdating sa sasakyan. Kasi araw-araw kami bumabiyahe. Kaya, naging learn, no? Naging lesson na rin namin yung talaga, yung distance. Yung distance, mga traffic. Kailangan na napili yung distance. Para just in case na meron mang nangyayari doon sa unahan natin, no? Na kahit pa paano ay maiging na, makabig pa natin, Hindi, kumusta? Nung nangyari kasi hindi kita kinumusta, hindi kita kinausap, parin. Dito nga, didmahan tayo. No? Ngayon tayo nagkita natin, pero ngayon lang tayo nag-face to face. Kumusta kayo ngayon, Mami D? Mayroon pa kayong aftershock? Medyo maayos na po, pero kahapon po, tinawa-tawa ko lang yun. Baka mga bata mag-alala. Tatawa-tawa lang po ako, pero hindi, nanginig pa ako. Nanginig kay kahapon? Oo. Pero hindi ako nag-stay sa kwarto. Dito ako para malibang sa mga naglalaba. Yun. Nabanggit niyo sa akin kanina, Mami D, anong sabi niyo po? Parang hindi kayo makabangon. Oo. Bakit sumakit din po yung katawan niyo? Sumakit naman ang... Nung nangyari ba, Mami D? Paano po ba? Kayo nakaidlip? Kayo nakapikit? Hindi. Kayo nasubsob? Hindi po. Nandun ako sa likod ng driver. Kundi napunta kayo doon nasubsob kayo? Oo, hindi man natutulog ang driver. Natatawa pa siya sa akin. Pero... biglang yun na akala ko nga naman. Na ganun ka doon sa likuran ng driver? Oo, gumanun ako. Tapos ganun ako. Itong mukha ko na ganun sa, mabuti na lang, malambot yung upuan. Ay, yun din, isumigaw ako. Talagang malakas na sigaw ko. Ay, napasigaw ako. Naman po, hindi, naka-seatbelt na nga ako, pero yung ramdam ko pa rin, na ganun pa rin yung... Oo.
Kasi wala akong lakas eh. Natulog ako mamidi eh. Kaya talagang talbog yung katawan ko. Hinila ko muna yung belt sa kanya. Sabi niya gano'n. Nakapikit lang ang mata nila pero hindi man natutulog. Sabi niya, wow. Dito kami. Eh, si Omar ganun din. Ngayon, ba? Bigla na lang gano'n. Oh! Pero narinig ko po yung sigaw niyo. Ang lakas ng sigaw niyo. Takutin pala kay mamatay, mami din mo. Ba, anak ko, wala pang... Gusto magbungkal. Gusto pang magbungkal. Ano ba yan? Si mami din nga na... naka-senior na, pero takot pa rin mawala sa mundo. No, tayo pa kaya na medyo kita paano, bata pa tayo. Doon ako nanginig sa dalawang bata. Sayang yung mga bata na to. Mga binata pa. Panginoon, maraming salamat. Hindi mo kami tinatuluyan. Hay. Sabi niyo, ano po, Panginoon, sayang, hindi niyo kami tinuluyan. Ano sa... No, hindi kami natuluyan. Gusto niyo matuluyan tayo? Hindi naman. Sabi ko sa Panginoon, maraming salamat po itong mga bata yung kasama namin. Ibig sabihin, buti na lang hindi tayo natuluyan. Buti na lang hindi kami. Hindi natanong pa kami. Yun ang dinadalangin ko. Yung mga batang dala kasama. Nag-almusal na kayo, Mami D. Ali, kumagkape ko, Pin. Nag-almusal ka na, huwag mo akong gayahin. Ako wala talaga, para akong iwan. Para akong may COVID na hindi ko maintindihan na lutang pa rin yung isip ko. Huwag mo isipin. No? At wala akong ganang kumain. Wala namang laman yung tiyan ko. Oh, samantalang ito, alam nyo naman, pagdating sa saging, kahit anong klaseng luto ng saging, unang dito na nga, may nilagang saging, may papaya pa, meron pang ano. Tapos meron pang paksiw na maliliit na galunggong dahil ni-request ko ito. Pero wala. Walang ano sa akin. Walang effect sa akin ngayon lahat ng nandito sa harapan ko. Ito, paborito kong itlog. Tapos ito, pinalaga ko rin. Kasi nga... Gustong-gusto mo. Gustong-gusto ko ito kainin. Pero ni isa, parang wala akong gana. Nervous ka talaga ako. Kahit tubig, wala. Parang ayaw kong uminom. Pinilit ko lang talaga mainom kasi parang nanghina na ako at parang dehydrated na ako kasi tubig. Kagabi gatas lang ang ininom ko kagabi. Madaling 48 araw, hours na halos wala akong empty talaga. Wala akong kain. Akala ko anong nangyari sa'yo sa kulob ng kwarto, hindi ka lumalabas. Wala, nagkulong lang ako. Ang dami kong inisip. Kasi nga, buti kung yung sasakyan ko lang ang nasira. Siyempre, meron pang dalawa na nasira na panagutan natin. Pero huwag mo masyadong bibigyan ng anak ko. Yan ang iniisip natin. Wala naman tayong kasalanan sa Panginoon. Nakikita naman niya. Ay? Kumain na kayo. Wala tayong pinahamak na ibang tao. Kumain po kayo ng pinggan. Wala tayong anak ko. Pinerbisyo. Ba? Doon ako naman ang isip ko. Sa bagay, Panginoon, alam mo naman yun. Meron pala mamidi. Ano? Kasi nabigyan tayo ng langka, di ba? Bago tayo umalis. Meron kasi doon. Siyempre, kumbaga paniniwala ng mga katandaan, mga sinaunang panahon, sa mga matatanda, wala namang masama. Kung sunod natin, wala namang masama. No, nasa atin na yun, yung paniniwala natin. Isa din po sa masugid natin, tagapagsubaybay, nung nag-message sa akin, napansin kasi niya nung nag-live tayo bago tayo umuwi, meron nagpadala sa atin na langka, no? And then yung isang buwig na saging. Tapos, yung pala, pag ang langka pala, pag may nagbigay sa atin, ang gagawin, tama pala yung ginawa ni Nanay Antonina na nilagyan niya ng stick. Ganun po pala. Wow. Kasi kung hindi... Hindi ko rin nasabi sa'yo yan, anak ko. Totoo yung mami di? Wow. Kasi sabi nila, sabi ng kausap ko, yun naman din ang sabi ng nanay, nanunuan nanay niya, yung lula niya, sabi, pag ano daw, parang lapitin ng disgrasya pag walang stick. Totoo yan, anak ko, kasi nalaman ko rin po sa mga Kapampangan, nagbibigay kami ng langka, kainin na lang natin dito, sabi. Ganun. Kasi, lalo na, ang pamangking ko yung driver ng bus, yun. Makakaano raw. Bawal daw sa Victoria, anak ko. Kaya pumupunta ko ng Tarlac. Sabi nila, bawal sa Victoria Isakay? Uwa, anak ko. Nakakadisgrasya pala yung mga ganyan.
Oh, iya, kaya hindi napansin ko niya yun. Kaya walang stick. Dapat pala may stick yung pinakaano niya. Wow. May stick. Kailangan may para stick. Para iwas daw disgrasya. Pag ganun daw, talagang madidisgrasya. Sabing ganun. Oh. Kaya naisip ko din, sabi ko, totoo siguro. Kasi nagbigay ng nangka. Sige, then, sige. Dapat, kung hindi kasi tayo nag-i-give, i-live ko sana yun. Kakain tayo doon. Oh, wow. Habang nag-live. Kaya lang, hindi tayo makalapag doon. Hindi tayo makakain doon sa likod ng sasakyan, kasi lang doon lang naman yung signal. Oh. Kasi kung bababa pati doon kain, hindi makikita. So, oh, ang gagawin ko sana, kung wala yung mga malalaking, ano ba tawag doon? Yung lagay ng yung drum. Doon sana natin kakainin. Oh. Ako naglalag, uupo tayo doon. Kasi lang doon lang naman yung, doon lang kasi yung signal. Mm. Kaya lang, wala na. Naisip ko yun, pero wala na. Ako rin, naisip. Kung nakain, siguro natin yun. Maaring maiwasan din natin yung disgrasya. Kasi yung sabi ng mga kanunuan, mga matatanda noon, si Mami Ding, ganun din pala. Anak ko, o ngayon naalala nyo, ngayon yung naalala, Mami Ding. Ngayon ko lang naalala, anak ko. Ah. Hindi lang ako, naalala ko rin nung binigyan, na bumili ka doon sa yung matandang tinutulungan mo, binayaran mo. Pero, kaya lang, hindi ko nilagyan naman ng stick din yun. Oo. Okay lang din po yun, kasi nilagyan ng stick lahat. May kahoy. May kahoy. Kumbaga, tinusukan ng kahoy. Pero yung binigay sa atin, wala. Wala. Pinutol na. Binayaran ko pa nga yun, di ba? Oo. 250. Binayaran ko nga eh. Kaya, ano ba yan? Ay nako, sabi ko, disgrasya talaga ang nangyayari. Oo, naalala ko na yun, anak ko. Hindi ko lang sinabi sa'yo, kala mo. Hindi. Tumawag yung sa bahay niya. Oo. Ano ba yan? Tapos tumawag na naman ngayon. Ngayon lang, walang tubig. Paano ko makaigib? Yung sasakyan ko, alangan, ano ko yan, tinanggal ko nga yan eh. Yung iba, nakastro, tinalian. Tapos yung ibang parts na natanggal, nilagay lang namin sa likod. Oh. No. So, hindi ako makaigib ngayon. Bahala na, pagpunta doon, walang tubig. Bahala na kung anong gagawin doon sa gumagawa. Magpaigib muna, tatawagan ko muna yon, magpaigib muna doon, magbayad, chu, ganun, magawa ng paraan. Okay. Tingnan muna natin, Mamidi, yung ano, yung silipin muna natin yung sasakyan kasi hindi ko pa nasilip. Buhat nung na bumaba tayo, hindi na ako lumingon. Really? Hindi ko na tinina yung sasakyan ko para hindi na ako lalong problema. So ngayon, silipin muna natin, tinan muna natin, Mamidi, kung gaano ba kalaki yung sira, ano bang natatanggal, ano bang ayusin. Sana medyo minor lang yung mga na sira, no, na kahit papaano, dahil alam naman natin kunting gasgas lang ay napaka expensive na pag nagpaayos. Tara, Mamidi, silipin muna natin yung punta tayo sa garahe. Yung kape niyo nga eh. Oo, sa mamaya na. Ang sarap mga kabayan mo. Ito yung gusto ko pag nag-paxil, itong maliliit. Or else yung binabalot sa dahon ng saging. Yan, pero Diyos ko, mamaya. Pilitin natin kumain para lumakas tayo. Tinabong niyo ko naman. Tara. Tara, Mamidi. So, ayan po mga kabayan. Anong radyo? Punta muna tayo sa garahe. Silipin ko yung sasakyan natin. Susi pala, Mamidi. Susi pala. Ang garahe. Susi. Yung may... Alin dito? Ay, dalan lang. Sige lang lang. Wait lang, makamatay. Ayan na lang. Ano ba ngayon? Biyernes Santo, no? Biyernes Santo ngayon. Holy Friday, parang ganun, no? Holy Friday ngayon, mahal na araw. Tapos salubong ata bukas. So, naka-rest. Hindi pa tayo na disgrasya. Hindi tayo nakapahinga ngayon.
siguro parang way na rin para makapahinga tayo, mamide siguro, no? Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Oo, kasi ma Webby Santo. Ay, Miyerkules Santo, nandun tayo. Ay, may aso. Hello, nandyan ka pala. Kaninong aso ito? Aso ng kapitbahay. Paborito mo dyan, ah, pero huwag ka mangagat, ha? Hindi naman po. Ha, huwag mangagat, ha? Dito lagi. So, ayan po mga kabayan. Kawawa naman. Talagang ang laki talaga. Ayan po, oh. Apo, ano ba yan? Ito pala? Opo, ang laki talaga ng ano. Anak ko, akala ko na ano lang. Ayan po mga kabayan. Diyos ko, kawawa ka naman. Oo. Yung mga salamin, may gasgas lang. Ayan o, may mga oo, gasgas. Pero itong grabe. Saka yan. May gasgas. Hindi ko alam kung ang radiator niyan ay natamaan. May dashcam po. Sa lahat ng ano, may dashcam po. Ang takbo lang namin is 50 kph, no? 50 lang kasi nga po maulan. Nakita sa dashcam namin ay 50 lang yung takbo namin. So hindi ganun kalakas. Dahil kung super lakas po mga kabayan ay wala. Kasi usually pag takbo namin 80 to 100 po. Yan po talaga ang takbo namin pag nasa expressway, no? So buti na lang 50. Kahit pa paano, yung... Papala? Basag pa pala ito? Opo, basag. Basag talaga. Yung may ano po dito mga kabayan, yung hood dito. I mean, yung nandito, yung cover dito na ganito ka, ano. May camera pa dyan. No, nandoon yung camera. Hindi ko alam kung ang camera nakakabit pa rin doon or nahulog. May dashcam po ito mga kabayan. 50 lang. No, may dashcam po ito. So... ang laki pala. Ngayon ko lang natitigan ng maayos. So, ang laki talaga ng damage. Hindi nabasag yung salami, ay yung ano, yung ilaw, itong cover niya. Pero kailangan palitan kasi nga, ayan, yung kakapitan wala na. Wala na. So, hindi ko pa na ano, alam kung anong na galaw dyan, kung anong na ano dyan sa... loob. Tapos, merong tumutulo sa ilalim, hindi ko alam. Kaya malaki po talaga ang ang damage ng sasakyan. Sa laki ng damage na yan, anak ko. Buti na lang walang na ano na. Ayan po, may tumutulo pero huminto naman na din yung tumutulo dyan. Kasi tinlagyan na lang po namin to ng straw dahil napausog pa sa akin yung cameraman. Sumasabit sa gulong, tapos... hindi na ako sumigaw. Lipa rin din, habang nagbibiyahe ka kasi malayo pa kami. Yung mga gulong, hindi ko alam. Ang gagawin siguro nito, parang i-align. No? Ipa-align ko na lang din ulit kasi baka shaky na yung pagdadrive kasi smooth ang ano nito eh. Kasi nga, lagi ko tong... pinapa-check up, lahat inaayos kasi kasa maintenance po ito mga kabayan. So laging maayos yung mga sana walang ano, walang ibang ano, tama. No, yung walang masyadong ano problema sa loob sa part dito sa makina. No. Hanggang dito po pala, hanggang dito. Ayun po. Oh. Hanggang dito. Ayun. Oh, naitulak. Kaya nag-curve na yung ano. Ito rin pala yung spring niya. Opo, hanggang dito po talaga. Buti na lang ito. Oo. Hindi tumama. Siguro, no, mga kabayan, kung truck ang na subsuban namin. Wala na. Basag talaga 'to, no? Basag tayo. Truck, contract.
Pumasok sa atin yung salamin na yan. Opo. Ang ano lang, dahil Innova yung nasubsuban natin, no, tapos pick up sa unahan, Innova, ito matangkad kasi ito, dahil malaki, plus malaki ang gulong, kaya hindi siya masyadong, kumbaga yung impact, hindi talaga, ang kawawa yung Innova, no, okay. Kasi parang double did siya. Kung nagkataon na truck, wala, basag to talaga. Oh, as in, hindi lang ganito yung damage niya, mapipit-pit talaga. Kasi sa Innova nga, namatangkad. Ang Innova, maano lang, mababa lang. Ito, matangkad na. Bukod sa malaki na, malaki pa yung gulong dahil pinalakihan ko. Mm-hmm. Ito nga nangyari. How much more kung truck? Talagang hindi. Basag, malamang, kung hindi man kami maipit, mabubog kami, masugatan kami dyan. Kasi yung tatamaan impact, tayo dyan sa salamin. Ganun, tatamaan kami. No. So ayan. Sumigaw nga ako eh. Tingnan mo na ano rin pala yung screen ng kwan niya. Nag-aano ng makina. Okay. Okay. Mhm. Napamisa da kaya nakaraan pa tayo doon, close this na. Opo, nagpaano naman kami lahat ng sasakyan nagpaano naman kami. Ang tawag diyan dinadala namin sa Manawag, tapos yung isa dito sa simbahan. Last time, eh? No. Station din dito sa bahay. Tapos kahapon, araw. Nakarang araw po pala, 24, kung hindi ako nagkamali, or 25, or 24. Huh? Nagpadasal, kailan tayo? Nagpadasal, mami, di? 24? 23 yata. 23? Oh. Nag-ano kami, isa kami sa station, parang Station of the Cross, na pang 5 na station. Dito sa bahay, no, nagpaano kami kasama si Mami Delia, si Nanay Nida, at saka si Nanay Miling. Kaya sabi ko, bago ko sila ihatid, isama ko sa crusade na sa ano, sa dasal dyan, no. Nagpadasal ako noong nakaraan, Station of the Cross, pang 5 kami dito sa bahay, bago ko sila ihinihatid kasi gusto ko kasama sila. Sabi ko nga kay Mami Di, anong sabi ko Mami Di? Ipagdasal natin yung mga sponsors natin, sponsor, yung biyahe natin araw-araw, oh, ilayo tayo sa mga kapahamakan. Yun pa yung sinabi ko kay Mami Di. Sa kanilang tatlo, nag-uusap kami doon sa kwarto. Yun yung sinasabi ko sa, oh, mga mami, sa magdasal tayo bukas, atin tayo ng ano, ng dasal dyan dahil pupunta si Father. Oh. At idasal natin yung mga sponsors, yung ilayo tayo sa kapamakan. Araw-araw tayo bumubiha. Yung pa yung sinabi ko sa kanilang mga kabayan. Then, 2 days lang po ata, no? Ito na nangyari. Yung ganun. Talagang pagsubok, hindi mo alam kung kailan ka ganito mangyari. So, ayan, mga kabayan, malaking ano. Oo. Ilalatero yan, tapos yung ibang parts, palitan, nagdag. Buti na ako nakarating tayo, nakaganyan siya. Opo, wala namang ano, yung takbo niya ayos naman. Oh, ito lang problema, tinanggal lang natin yung mga ano, nilagyan to, kasi nakalaylay na, maingay na, sumasabit na sa gulong. Kaya nilagyan natin ito. Yan ang nagdadala ng tubig sa bahay ni Nanay Di. Opo, ito po yun. Ito po yung nagdadala sa drum, iniigiban. Sabi nga nila doon, buti pinapaigiban o nag-iigib yung sasakyan mo. Sabi ko, anong gagawin yan? Kaya ngayon, ang kinuha kong sasakyan, ginagamit namin araw-araw. Kasi multi-purpose yan. Pangkargaan sa bigas, lalo na pag tuwing December, nang namimili tayo ng mga grocery maramihan, pag-akyat ng bundok, no, kahit anong ulan o anong daan, klaseng daanan ay nakakadaan ito, kahit saan-saan. Halos makarating na nga ito ng Mount Pinatubo, mga kabayan, ang hirap ng daanan, pero awa ng Diyos ay kayang-kaya dahil 4x4 nga ito, no? Nakarte ng Negros, na ang hirap din doon sa kabundukan namin. Kaya ito ang kinuha ko, kasi nga lahat ng bagay pwede nating magagawa dyan. Hindi ka na mag-worried kahit saan mong iakyat yan. Kaya yan ang kinuha natin. O kita natin, nagamit natin sa pag-iigib kay Mami D, dalawang drum, laging ano pa balik-balik. So yan po yun, no? Nakita ko na, pero yung puso ko, ang lakas ng kalabog. Excuse me. Nakakaiyak. Tingnan. Okay. Yung nasa bumalik din sa loob. Gustong-gusto niya dyan matulog. Ay, lumabas. Alam, ito, balik na yan.
Gustong-gusto niyang ano, matulog diyan. Okay, bantal mo 'yan. Ayan, nakita ko na. So, gawaan na lang ng paraan kung paano. Sabi ni Mami Di, buti na lang nakatakbo pa kami. Diyos ko, talagang lutang din kayo, Mami Di, no? Paano kung hindi nakatakbo yan, kung hindi na tayo nakarating dito sa bahay? Ganun daw talaga ng anak ko, sinasalda ko ang dosa sa dinde, sa mga matanda. Opo. Sa bahay lang dapat ako nagagda. Oo nga. Wala, may insurance naman yung mapapagawa naman yan. Po, siguro sabi ni Lord, wala na kayong pahinga, ha? Wala na talaga kayong ano. Wala nang holiday-holiday sa inyo. Sige na lang kayo. Kaya ito, pinahinga. O kumain na kayo, Mami Di. Para magpahinga kayo. O ito, nabalatan ko na pero parang hindi ko masubo-subo. Pero kailangan natin pilitin para makakain pilitan tayo. Pilitan mga anak ko. Kumain na. Kain po tayo, mga kabayan. May kanin siguro. Meron kaming buto-buto. Ay, ano? Buto-buto. Ay, buto nga. Oh, tama. Buto ng... Langka. Langka. Manilagang itlog. May nilagang saging, pritong saging. Saging, may papaya, may saging din doon. Itong masarap na paksiw. Ewan ko kung may kanin na anak ko. Tingin lang, ito na muna, may media. Kaya nyo, pinag-stay home niya kayo. Kain na. Madaling araw anak ko, nagigising ako. Iniisip ko yan, sabi ko. Panginoon. Iniisip niyo rin po? Anong isip niyo po? Panginoon, wag na po sana maulit yun. Sabi ko. Matamis pa lang, sarap. Nakikita nyo naman. Buto ng langka ni... Balaya. Ni, ano? Ni Maring Antonina? Hindi, si... Balaya. Juan. Fernanda. Rosie. Ti Balaya mo. Wow. Yung bigay ko sa kanila yan. Matamis naman? Matamis anak ko nandoon. Mayroon pa? Oo. Pinapaluto ko nga kay Cha. Sabi ko, yan o mo. Mayroon pa pala, Cha. Pahingi ako, Cha. Gusto mo? Kukuha ako? Ito, naka! Tikman mo. Sarap anak ko. Ito pala. Mayayaki pala. Oh. Malalaki yung matamis. Ano yan. Para may asukal na. Pabababain ka raw ng driver. Ano yung ganyan anak ko? Hindi ka pa sasakayin kung may dala kang ganyan. Ano ba yan? Kaya, Mami? Ito. Sabi ko, kumain ako ng isang matamis po pala mga kabayan. Ninaga. Sabi nung Kapampangan ba? Hindi ah. Pababain ka ng driver ng Victor eh. Nung pumunta ako ng Tarlaki, anak ko. San Miguel. So ayan po mga kabayan, sabi ni Mami Di. Pag sumakay ka na Victor Liner. Or sa ibang sasakyan, pag alam nila yung ganun, pababain ka. Oo, hindi kayo sasakay. Hindi ko lang sinabi sa'yo. Akala mo, marunong pa ako sa'yo yung mataas na pinag-aralan. Adam, niya yung ibang langka para sa bilibilo. Para bukas niya. Topo. Bukas, o mamaya ata magbilo-bilo si Cha. Gusto mong kape? Huwag na po, mamaya di. Ugatas, ikaw na lang ang magtimpla sa'yo. Hindi ko alam. Kain po tayo, mga kabayan. Kain po. Saging na prito. Itlog. Tsaka langka. Amis na. Amidi. Ayaw po. Namakain ng saging. Ang hirap po pala madisga sa mga kabayan, no? Dati nakikita lang natin, nakikita ko lang. No? Oo. Lalo na siguro kung yung sobrang... Yung sobra-sobra talaga nangyari. Na mayroong namatay, mayroong ano, may naipit, may mga ganon. Siguro, grabe yun.
Grabe yung pagsubok yung mga kabayan. Kasi ito nga, na ganyan lang nangyari sa amin na walang nasaktan. Pero hindi ako nakakain. Ngayon lang ako nakakain ng something. No? Kahit tubig, hindi mo malunok. Lalo na kaya, how much more doon sa mga namatayan, naipit. Nakikita natin sa damadaan. Nakikita ko lang mga kabayan. Mm-hmm. Pero ngayon na nangyari na sarili namin, ang hirap po pala. Ang hirap ma-overcome. Wala kang ibang isipin. Para bang yung utak mo, doon na lang sa nangyari, parang ganun, parang na-blanko, tapos yun na lang iisipin mo. Yan naman, sumubusog sa likod ko. Ako nagaganon sa likod ng driver. Yan, napaganon sa akin. Sumigaw ako. Anak ko. Ako naman, tumasik yung ulo ko, yung naiwan yung katawan ko kasi nakaset ba ito ko, gumano yung... Akala ko nga, lumabas na yung ulo ko, mamidita. Sa bintana. Ay, anak ko, ano ba yan? Si mamidita din pala, hirap din pala. Bumangon kahapon. Pinilit na yung bumangon. Naglaba kasi. Pero ako wala. Shut out mo na tayo, Mami Di. Mga maraming nagpakumusta anak ko. Opo, ang dami nang kumusta sa atin. Nagpasalamat sila na kahit paano, ligtas tayong lahat. Kaya salamat po talaga. Shut out tayo, Ma'am Abia Arlene. Hello po, Ma'am Dorsey's Channel. Hi po, Ma'am Tristita David. Hi po. Ma'am Arulina Tuazon. Ma'am Betty Villanueva, hi po. Ma'am Chin Icorda, hi po. Ma'am Doris and Noel Forever, hi po. Ma'am Adeline De La Cruz, hi po. Ma'am Mildred Sabas 83, hi po. Si Roy Anchita, hi po. Ma'am Elisa Lazo, hi po. Ma'am Erlinda Ellis, hi po. Ma'am Evelyn Garcia. Ma'am Hasra. Clano Life. It's your girl, Shang. Hi po. Ma'am Richie and Deser. Hi po. Ma'am Eliza Jane. Jamela. Hi po. Ma'am Carmen Capistrano, hello po. Sir Albert Tejero, hi po. Sir Rafi Braga, hi po. Ma'am Elsa Lazo, hi. Ma'am Rose Villanueva. Ma'am Ninette Tuazon, hello po. Ma'am Nori Tuba, hi po. Ma'am Salumi Arbon, hi po. Miss Anne Marie, hi po. Ma'am Lalin Delina Fernandez, hi po. Ma'am Nora Nuesca, hello. Sir Nash Macadbago, hi po. Sir Ransel Cardines, hi po. Ma'am Julita Vasquez, hi po. Ma'am Aileen Espinoza, hi po. Vegan City, hello. Ma'am Juliet, hello po. Ma'am Giselle Ann. Ma'am Carmelita Basa, hello. Wara Lily, hello. Ma'am Elizabeth Guno, hi po. Ma'am Grace Mati, hello. MGD, hi po. Sir Rafael Lorenzo, hi po. Cherish Vlog, hi po. Ma'am Trixie Simon, hi po. Or Simon, hi po. Lenaga. Kain kayo, Mami. Huwag nyo na pong isipin yun. Kakayanin natin yan, Mami D. Pasalamat na lang tayo na walang nangyari sa atin. Kasi after 3 days po pala, maramdaman ang sakit ng katawan o mga after 3 days o bukas 3 days na.
So, kaya nakaramdam na tayo ng sakit sa katawan, Mami D. Buti walang nasugatan. Second life po ninyo, buti ang Diyos sa inyo, sabi ni Sir Roy Anchita. Salamat po. Talaga napakabuti ng Panginoon. No? Opo, masarap ang paksiw. Kaya lang parang wala. No? Pinilit ko nga lang umuya para magkaroon ng laman yung tiyan ko. Yan, masarap daw yung paksiw, Mami D. Natikman niyo pa ba yung paksiw, Mami D? Opo, kahapon. Sabi na Ma'am Trixie Simon, ganyan din ako, Madam. Nangyari sa akin. Nangyari sa akin. Sana ba yun? Sabi ni Ma'am Trixie. Yan, this is my year. Ayan, cute-cute ni Mami D from Nanay Betty. Tantuang ko. Shout out po kay Ma'am... Ma'am Betty Tanwanko, ayan. Salamat po. Tanwanko, hello po. Tanwatko, ayan. Nanay Paz, Zamotsari, please, bisita at supportahan po natin. Salamat po sa pagbisita, tita. Nanay Paz, Zamotsari, please, bisita at supportahan po natin. Isa sa ating sponsor din po, pioneer sponsor po natin. Salamat na lang na walang nasaktan. Opo, tita. Thanks, God. Sabi ni Ma'am Cecil Floresca, ingat po kayo, Madam. Magpa-check up po kayo. Sabi naman ni Ma'am Cresilda Amoto, ingat kayo. Ma'am Chita Bertania, ayan. God is so good dahil nakaligtas kayo. Philippines, the land of Maharlikans. Cute ni Nanay D. Ingat kayo lagi. Thank you po. Ayan. Mamo Lord. Philippines, the land of Maharlikans. Hi, sa wakas. Nakaabotin ako sa live po ninyo, Madam Lori. Wala kaming pasok. Kumusta ang lahat? Yes po, tita. Ito, wala din kaming vlog, no? Kasi meron akong pinalakad sa team natin. Meron akong inutos. So, dito muna sa bahay, ayusin muna yung sasakyan, ayusin muna yung mga dapat ayusin, then mag-vlog. Dubli ingat sa susunod na mission mo, Madam. Salamat at ganun na lang ang nangyari sa inyo. Opo, tama po, Ma'am Christina Ulip. Pasalamat tayo na ganyan ang nangyayari sa atin. Sir Muhammad, Razim, hi po. Salamat po. Ma'am Jaja Channel, hello. Oh, Mami D, huwag po kayong maano sa akin. Kumain na po kayo. Ito. Di, kumain na po, anak. Yan, kumain na. Kumain na ako ng ano, saging. Ha? So, kumain ako ng saging. Ito po. Ito, yung ito may ano ah. Ikaw na lang hindi kumakain eh, mula kahapon, eh. Itong paksi, magpapaka ng paksi, masarap yan. Pinalagay ko nga kay, ano? Kay Aden? Kay Omar, diyan sa rep. Sabi ko, masisira yan, Mar. Kain po tayo ng ano, itlog po mga kabayan. Malihira, Mar. May... Ay, nako, ang hirap po talaga. Magkaroon ka ng amnesia. Magkaka-amnesia ka sa nangyari. Magiging gulatin ka, nako. Opo, parang magiging magulatin ka, parang may ano, parang ayaw kong mga sumakay na sasakyan. Kain po tayo mga babayan, ayun po. Kain po mga kababayan, ito po. Itlog at saka po saging. Mabuti langka. Na. Mabuti naman kumain si Madam. Kahapon po na hindi, hindi kumain. Hindi. Hindi kumain. Yan, Mami din. Pasensya na po sa Mami. Hindi po na shout out. At maraming salamat po sa lahat ng inyong mga mensahe. Ayun po. Ito.
Ito, may papaya. Yan, tama yan, Ma'am Lori. Kailangan mong kumain para malakas ka lagi, laban lang. Oo. Oh. Ay! Tabayo ka. Wala na akong lakas. Kung kailangan mo. Ano yan? Akala nga ng Panginoon, ano? Ano tayo sa dahil mahal na araw? Hmm? Sarap ng papaya. Yan, nandito si Nanay Pasta Mutsari, isa sa mga sponsor po ni Madam Lori. Yan, mag-rest na muna, muna po ng ilang araw hanggang makarecover muna na trauma po kayo sa pangyayari. Sabi ni Nanay Pasta Mutsari. Si Mami din nga eh, nung nakita ko kanina, pagbaba ko na kaganyan. Halata din sa mukha niya na, na trauma din. Ang lakas ng sigaw ni Mami D eh. No, Mami D, no? Oo, oh, yan naman nasang sigaw. Paano na lang kung kasama natin yung tinanay Nida, tinanay Miling? Aywan ko ba, anak ko? Wala. Lalo na yung mga dalawang yan. Naku po. Ay, hindi na ako sasakay, anak ko. Pero gano'n yan eh. Eh, bababa na lang kami, anak ko. Malapit na siguro. Eh. Buti ako nga eh, ayaw ko nga sana sumakay eh. Kailan ang layo-layo pa. Oo, oh, traffic. Yung traffic na ngayon, yung mga traffic, nakita ko traffic kung nakalagay sa ano nila, belt nila ba, Kapampangan. Oo, oh, sandali, sabi. Pero Kapampangan, wah, saguli. Eh, ko may lunos ka rin tao, sabi. Hindi naman kayo naawa sa mga tao, sabi mo, ano ba yan? Kapampangan din pala, yung nakabundol. Kausap ng ano eh, traffic. Tagabataan po. Oo, oh, Kapampangan pala. Eh, nag-usap sila ng traffic eh. Saguli, o oh, sir, saguli. Eh, kung may lunas ka rin tao, sabing ganun eh, hindi raw naawa na binibintang pa sa kotse mo. Ano ba yan? Sorry, please, please. O sige, ma'am, sir, doon sa ano ah. Bayad kayo sa tollgate, tapos tatabi kayo doon, sabi. Kapampangan okay. Yun. Kinausap niya yung ano, mayari ng kotse. Yung isa kasi taga-Bataan, bahay nila, duty lang dyan sa Tarlac. Mm. Yung isa naman, taga-Maynila siguro yun. Papunta naman sila ng pagudpod ata, kung hindi ako nagkakamali. Basta mag-beach din sila. Yun naman, naputukan ng gulong, puro mga bata, mga ano pa, mga... Siguro magbo-boyfriend o mga bata pa sila. Ah. Siguro mga magbo-boyfriend na mag ano mag-scarsion dahil oo. Long weekend nga po. So yung naputukan ng gulong sila yon, marami sila mga bata. Mga binatilyo, mga ano, siguro magbo-boyfriend. Oo. Siguro yan anak ko may naglolokohan doon sa mga yan. Siguro may asawa doon. Ninuloko yung asawa. Kaya yun ang nangyari. Kalaman ako. Salamat po sa palipad na Night Paz sa Mutsadi. Please bisitan at supportan po natin yung kanyang channel. One of our pioneer sponsor po mga kabayan na talagang mula noon hanggang ngayon. Nandiyadyaan po yan. Continuous yung tulong. Maraming maraming salamat. And muli, maraming salamat din sa tulong. No, may nagpabot ng tulong para doon sa nangyari. Para sa sasakyan natin. Salamat, salamat, salamat. Marami salamat din po. Dahil big problem po talaga, big problem. Then nagka-problema din sa insurance ng aking sasakyan. So, talagang ilulunok ko na lang, lunukin ko na lang, harapin ko na lang. Dahil nagka-problema sa insurance ng sasakyan ko, harapin ko na lang. No? Dahil few days lang, ganun na nangyari. Few days expired. Oh, few days lang, ilang araw lang, this month lang din, ilang araw lang, expired na yung insurance ko, hindi nangyari naman. So, ganun po. Samantalang hindi ako busy, updated ako dyan, no? Kaya lang, sabi ko nga, almost 1 month, biyahe. Para bang wala na akong
Wala nang iba, wala na akong ibang magagawa, wala na akong ibang magagawa kundi punta kay Mami D, biyahe, uwi, biyahe. Alis ng maaga, uwi ng gabi, mag-igip, mag-monitor, parang ganun na lang ang nangyari. And then, nakapunta din kami ng Aurora. Hindi na napapansin yung mga bagay-bagay, no? Hindi na napapansin, hindi na naharap. Hindi ko na naharap yung mga ibang bagay na importante, no? Na mayroon palang dapat ayusin. Yung mga ganun. Few days lang na-expired na. Oh, ilang few days lang na-expired na yung ating ano, and then ito naman nangyari ngayon. Kaya malaki talaga hinaharap ko ngayon. Sabi ko nga, hindi bali kami lang na disgrasya, kami lang nung ganun. Na ano kasi eh, may dalawa pang sasakyan kasi eh. Kaya yun ang nagiging big problem ngayon, no, na talagang inisip ko ng ilang oras, bumagdamag, 24 hours, kaya hindi ako nakakain. Pero sabi ko, na-realize ko din, sabi ko, lalong hindi tayo makagalaw, lalong magkaroon ng problema, bibigay din yung katawan ko, no? Hindi naman na yan madala, kahit anong isip mo, kahit anong mukmuk mo dyan sa loob ng kwarto, hindi maaayos yan, hindi ka makagalaw, hindi masosolve yan. So, kailangan kong bumaba. Ala, shh, tsa. Kailangan kong bumaba at magpalakas. At sabi ko rin, ay silipin ko rin si Mami D. Anong oras kayo bumaba, Mami D? Ano na po? Nandiyan na po yung araw. Bumaba ako kanina. Binaba ko yung damit ko. Okay, so yan lang po mga kabayan ha. Paki-antay-antay lang muna sa mga bagong vlog natin. At salamat muli sa inyong lahat, sa dasal, sa concern nyo, sa pag-alala nyo sa akin. At nandiyan pa rin kayo. At salamat sa lahat na umusta, sa nag-message, sa nag-tumatawag sa akin. At pasensya din doon sa hindi ko pa nasagot. Ha? Dahil medyo ano pa talaga isip ko, meron pa akong aftershock, kumbaga. So, yan lang po. Maraming salamat. And happy weekends po sa ating lahat, no? At pahinga din, no? Lahat naman tayo busy, lahat naman tayo may mga trabaho, may pinag-aabalahan. So kailangan din na mag-relax natin. Maraming salamat and God bless us all. O, bye-bye po tayo, Mami D. Maraming salamat po. Bye.